Magandang buhay mga tugang, kumusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back to our YouTube channel, Teacher Ding. So for today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa legitimation. Ano-ano nga ba ang mga proseso nito para maasikaso natin sa PSA? Ayan, so sana tapusin nyo itong video na ito at pag-usapan natin yan pagkatapos ng intro. May problema ka din ba sa iyong birth certificate? Pares tayo. So kaya naman, story time! Ikaw din ba ay late registered? Malamang, kaya nga hinanap mo itong video na ito. Noon, kapag ipinanganak ka na hindi pa kasal ang iyong magulang, ay ikaw ay nakaapelyido sa iyong nanay. Kagaya sa experience ko, ang birth certificate ko ay nakaapelyido ako sa aking ina. Pero, meron itong affidavit at may perma ng aking tatay na ako ay legitimate child. Pero, nung dumating ang 2016, ay nabago ito. Merong tinatawag tayong Republic Act 9255. Ano itong Republic Act 9255? Ito ang Revised Implementing Rules and Regulations of Republic Act Number 9255, an act allowing illegitimate children to use the surname of their father, amending for the purpose Article 176 of Executive Order Number 209, otherwise known as the Family Code of the Philippines. Okay, so ito ay na-approve noong March 22, 2016. Kaya pala, nung mga nakaraan, nag-apply ng trabaho, nag-apply sa exam, sa PRC, ay tinatanggap ang aking birth certificate. Pero pagdating sa Department of Foreign Affairs, ay kailangan na mayroong nakalagay sa ating birth certificate na the child shall be known as. Disclaimer, so ito ay sarili kong experience na isi-share ko sa inyo. So maaaring maiba kung ano ang proseso sa ngayon, pero ito yung naging experience ko ngayong 2023 kung paano ko inasikaso ito sa PSA. Story time! Nadiskubre ko ito noong pagpunta namin sa Department of Foreign Affairs. January 16, 2023, noong nag-apply kami para sa aming passport. Kasi nga, ang passport ay ito din ay isang valid identification ng isang tao. So kaya naman, kumuha kami nito. At ayun na nga, nung pagpunta namin doon ay hindi tinanggap ang aking application dahil sa aking birth certificate. Hindi tali ang aking mga IDs sa aking birth certificate. Kasi kasi sa ID ko, meron na akong apelyido ng tatay ko. Samantalang sa aking birth certificate ay ako ay nakaapelyido pa rin sa aking ina. Hindi nila ina-accept ang affidavit. So kailangan merong nakalagay na the child shall be known as. Sa DFA, binigyan lamang kami ng isang buwan para maasikaso ito. So kaya naman, inasikaso ko agad ito sa PSA. Tanong-tanong ako sa mga kakilala namin kung paano ito ipoproseso. Sabi sa amin ay pumunta sa PSA sa PACD, ito ang Public Assistance Complaint Desk. So para itanong doon kung ano ang mga kailangan upang proseso ang birth certificate ko. January 17, after ng klase, ay pumunta kaagad kami sa may PSA sa may PACD. So tinanong namin doon kung ano-ano ang mga kailangan at ipinaliwanag sa amin kung bakit kaya naman napa-research ang inyong lingkod kung ano nga ba itong Republic Act na ito. So ito nga ang sinabi ko na nung una sa ating intro, ito ang Republic Act 9255. Pero isearch nyo din at tingnan nyo din at pag-aralan nyo din itong Republic Act na ito. Kasi nakita ko dito yung Republic Act 9255, ito ay nasa Rule Number 9, ito ang annotations. So, ang tawag sa birth certificate na nilalagyan sa gilid na mahaba na ganun, na this child shall be known as, so ito ang, so yun ang wala sa aking birth certificate. So, ito ang rule number 9, annotations, 9.3, with affidavit to use the surname of the father. Kasi meron pa doong iba, without affidavit, with affidavit, sa akin meron akong affidavit na pwede kong gamitin ang apelyido ng aking tatay. Pumunta nga kami sa PACD, ay ito ang mga requirements for legitimation. Is
Step 2. Kaya naman, agad kong sinabihan ang aking tatay doon sa probinsya para maasikaso ito. Ang unang nilang ginawa ay pinuntahan nila ang munisipyo at tinanong kung ano ang mga kailangan. Kaya naman, January 18 ay inasikaso na ito ng aking tatay doon sa probinsya. So kaya naman pinuntahan niya ang munisipyo namin at ito ang mga kailangan. So kailangan pala ng CIMAR o Advisory of Marriage at saka ang birth certificate ko na galing mismo sa PSA. Tama! Kung saan nakarehistro ang iyong birth certificate ay doon mo siya uumpisahan na ipoproseso. Kasi sila mismo ang magsasubmit sa PSA kung ano ang mga dapat gawin sa iyong birth certificate. Kung may mga corrections ito, may mali sa spelling, magkabaliktad ang mga pangalan, yung apelyido napunta sa first name, tapos naman yung first name mo napunta sa middle name, so ito ay aasikasuhin doon sa probinsya mo. Kung ikaw ay taga Mindanao, kung ikaw ay taga Visayas, doon mag-uumpisa. Anyway, ito ang requirements ng aming LCRO. Ito ang local civil registry office namin. Step 3. Kaya naman, nung nalaman ko ang mga requirements ng LCRO namin doon sa munisipyo, ay inasikaso ko agad ito sa PSA. Kaya naman, nag-book ako ng appointment kasi kailangan ng appointment doon sa PSA bago ka makipag-transact sa kanila. Kung ikaw ay kukuha ng birth certificate, ng CIMAR, ng CENUMAR, ay kailangan mo mag-appointment. Nakuha ko yung unang marriage certificate o certificate of marriage ng aking parents, ay iba pala ito doon sa tinatawag na advisory of marriage. So kaya naman huwag kayong malilito. So ang una kong nakuha ay pink na papel na form. So dapat pala ito ay color green. So ito ay ang para sa CENUMAR. So para ito doon sa advisory of marriage. Kaya huwag kayong malilito. So para sa birth certificate, ito ang white form. At ang CENUMAR at CIMAR na hinahanap for legitimation ay color green. Samantalang yung pink ay for marriage certificate. At may iba pa doon na kung ano ang mga kailangan mo. So meron naman doon nakalagay kung anong needed papers mo at kung ano ang pipilapan mo. Ayun na nga. So nagkamali na nga ako na naipadala ko. Kaya naman, to cut the story short, kumuha ulit ako at nagpabuk ulit ng appointment para makakuha ulit ng CIMAR at para maipadala ko ulit doon sa probinsya. So January 25 ay inasikaso ko nga ito na kumuha ng CIMAR. Pag kumuha ka ng CIMAR, ay dapat both parents, mother and father, ay kukuhaan mo sila ng individual advisory of marriage. So may kaya sila ng detalye. So kasi nakalagay dito sa details ay date of marriage, place of marriage, name ng bride at saka groom. So syempre pag kinuhaan mong papa mo at mama mo, ay dapat parehas ang detalye. So magkakaw problema ka kung magkaiba ang detalye nito. Kaya naman, pinadala ko ulit ito sa probinsya. At sigurado akong tama itong pinadala ko na advisory of marriage for the second time. So, talagang magastos ang pag-asikaso ng birth certificate lalo na kung may mga corrections. At syempre, kailangan mo din itong asikasuhin habang maaga pa. Sobrang sipag ng tatay ko ay naipadala niya agad ito sa akin noong February 4, 2023. So, pinadala niya ito, bali naasikaso niya doon sa may munisipyo sa amin. Meron na itong mga requirements na pinakita ko sa inyo kanina at meron na din itong nakalagay na this child shall be known as. So, para makompleto ang aking first name, middle name at saka surname. Kaya naman, nung February 6, nung Lunes na yun, ay pinuntahan ko na agad ang PSA para i-follow up ko kung na-receive na nila ang letter o ang mga requirements na galing sa aming munisipyo, na galing sa aming LCRO. So, kasi merong dalawang kopya yan, 2 sets, yung isang set, ipapadala sa iyo ng LCRO o pinadala sa akin ng tatay ko galing sa LCRO. Yung isa naman ay direkta doon sa opisina ng PSA. Saan nga ba ako pumunta para i-follow up ko itong birth certificate na ito at yung parcel na pinadala ng LCRO ng probinsya namin dito sa PSA sa East Ave? So pumunta kayo sa may CDLI. So ano itong CDLI na ito? So ang CDLI, ito ang Court Decree and Legal Instrument. So kung may mga changes sa birth certificate, sa marriage, o kung ano pang error or corrections, so sa kanila pinoproseso. Kaya nga nung February 6, papunta ko doon, ay
Na-receive na nila pero hindi pa napaprocess siguro sa dami ng mga documents. Kaya naman, masipag kasi ako mag-follow up. So pinuntahan ko ito sa PSA ulit noong February 15 at binigyan ako nito. Kaya naman, pinalipas ko muna ang ilang araw at siyempre, pumunta ulit ako sa kanilang opisina. Kaya naman, noong March 9 ay pinuntahan ko ulit ang PSA at doon ulit sa CDLI at sa wakas, nakuha ko na ang birth certificate ko na meron na akong the child shall be known as. Isa na akong legitimate child. Congrats to me! Kaya naman, nakabalik ako doon sa my Department of Foreign Affairs at prinesent ko itong bago kong birth certificate at syempre, approve. So, meron na din akong passport. So, kasi ito ay kailangan din sa ating valid transaction. Yan. So, kailangan din ng identification. At isa na ang passport. Kaya naman, ilalagay ko sa description box yung sinasabi kong Republic Act 9255. Disclaimer lang ha. So, ito ay base sa aking experience. So, hindi ako eksperto sa PSA o kung anuman. Ito ang experience ko na na-share ko sa inyo. So, sana ay makatulong ito, lalo na sa mga nag-aasikaso sa DFA. At kung may mga problema sa inyong birth certificate, ay maaaring ito ay same process lang. So, pero kung may dadalawang isip kayo, so pumunta kayo sa PSA, punta muna kayo sa may PACD, so para masagot ang inyong mga katanungan at kung ano-ano ang mga requirements, depende sa problema sa inyong birth certificate. So ayun lang mga tugang, so sana natulungan ko kayo. Maraming salamat kung tinapos mo itong video na ito. And syempre, ingat tayo palagi. Subscribe ka naman, libre naman yan eh. Yan, so maraming salamat sa inyong lahat at ingat tayo palagi. God bless.